marami kasing dirty business na nandito. Isa na dyan yung Dirty Coal. Nandito nakatayo at nag-ooperate sa matagal ng panahon yung refinery, pag-aari ng Petron. At ang nagbibigay ng kuryente sa refinery ay yung coal-fired power plant. 140 megawatts yan. At nandito rin yung isa pang coal-fired power plant na pag-aari naman ng San Miguel Global Consolidated Power na 600 megawatts. Ang coal daw ay makakatulong daw sa amin. Parang magmura daw ang kuryente. Ay salit na magmura, hindi naman nagmumura, lalo pa nagmamahal. At hindi lang yun, kundi ito ay nakaka-apekto pa sa amin ng mga maliliit na maninirahan at mahihirap na mamayan ng lamaw ay maaring mawalan ng tirahan dahil sa pagkamkam ng lupang tinitirikan ng mga bahay ng maliliit na mahihirap. Marami dito ay mga maing isda. Ang isa sa sinasabi nga nilang naging epekto sa kanila ay yung paghirap ng huli o pagkonte ng huli. Dati kasi malapit lang yung kanilang lugar pangisdaan, pero dahil ito ay tinayuan ng coal plant, yung kanilang mga port sumakop doon sa kanilang usual fishing grounds. Malinis ako eh. Wala akong sakit sa baga nung wala yan. Ang iba naubo. Meron naging may TB, nagkasakit-sakit na iba. Tulad niya may mga galis, tulad nito. Makati yan pagka dumapo sa muka, sa katawan yung usok pagka walang ulan, tangay ng hangin, Makati. Palitan nila yan ng solar. Yung coal plant, palitan ng solar. Tapos tulungan kami ng pagamot. Ang coal ay coal. At hindi pwede sabihin na mabago yan. Ang hazardous ay hazardous.